in-expect na ganito yung magiging hotel ko kasi nababasa ko online ay medyo hindi maganda yung mga reviews. Hotel Fuhua. Dito may elevator. Ayan ang aking comfort room. Taas natin yung 19th floor. Hello guys! I'm back again with another video. And guys, this is our second video dito sa Macau. And ngayon, i-share ko sa inyo yung hotel na aking binook dito. And guys, alam nyo, hindi ko ina-expect na ganito yung magiging hotel ko kasi nababasa ko online ay medyo hindi maganda yung mga reviews na parang 3-star lang, parang mga ganun lang, out of 5 yung binibigay nila. And sinasabi nila is parang lumang-luma daw and whatsoever. Pero kasi binuko pa rin siya dahil mura. At ngayon, i-share ko sa inyo at patutunayan ko sa inyo na yung mga nababasa online ay hindi gaano totoo. Like, totoo naman siya, pero para exaggerated, ganun. So ngayon, samahan nyo ko. Ang hotel na binuko guys is itong Hotel Fuhua. And ito yung itsura ng hotel ko. Ayan. Tignan nyo naman, hindi ko ina-expect na ganito yung makikita ko dito. Tignan nyo, ang ganda yun. Parang renovated na renovated talaga. At meron pa malaking LED screen. And ayan o. Diba? Dito, makikita nyo dito yung luggage area. Makikita nyo dyan na kapag kakunyari, di pa nakakapag-check-in. And napakadami nga ngayon nag-check-in. Kanina nung nag-check-in ako, kukuunti lang yung tao. So I think, bababa na lang ako ulit mamaya. And ayan guys. Tignan nyo. Ang ganda nung mismo interior, no? Ang lakas mga social. Pero mamaya sasabihin ko sa inyo kung magkano ko lang ito nabili. And dito, pwede kayo manghiram dito ng power bank. Ayan. Power bank is 6 MOP o Macanis Pataka. So ayan yung reception, guys. Ngayon, dadaling ko na muna kayo dito sa side na to. Dito may elevator, which is yan yung sasakyan natin, elevator. At dumadiretso lang kayo ng onte. Meron ditong common CR. Yan. Pambabae at panlalaki. Yan ang itsura. Diba ang ganda? Hindi ko ini-imagine. I mean, hindi ko naisip na ganito yung magiging hotel. Kasi guys, talaga, tignan nyo to sa Google. I mean, tignan nyo yung reviews. Ayan. Hindi ganong perfect yung mga reviews na nakikita ko. Pero okay naman pala. So, ayan. Makikita nyo dito guys. Ang ganda din ng elevator. Like yung ibang elevator kasi parang ang init. Ganyan and whatsoever. Pero dito maganda. And meron siyang restaurant pa kasama, Fuhua Hin. Yun yung pangalan, ayun yung price of. So yun lang yung value ng Macanis Pataka saka ng HKT. Ah. Share ko lang sa inyo. So ayun yung mga prices, pinakamura, 68. Hindi ko alam kung ano yan. Pero feeling ko worth, parang may tabatabang ganun. And dito naman, meron dito poster ng mga rooms. So guys, diyan yung room ko. Kasi ang room ko dito is dalawang single bed, twin bed. Parang ganun yung naka-declare dun sa binook ko sa clock. And maganda siya guys. Promise, sobrang ganda. I mean, sobrang ganda compared doon sa aking mga nababasa online. Ayan, 19th floor ako, guys. 19th floor. And meron kasi sila 22 floors. So, hihinaan ko na yung boses ko kasi baka mamaya meron magtapo dito. Maingayan sa akin. So, ito. Ito yung aking floor. 1902. And guys, e-card nga pala. Okay. Ayan. So, meron na kayo dito. Disturb, makeup, or yung doorbell. Ayun yung itsura. Ngayon guys, itutour ko na kayo dito sa aking room. Quick room tour! Dito guys, syempre unang-una kasalubong sa inyo dito is itong key card na lalagyanan. Tapos meron itong do not disturb at makeup. Makeup, ibig sabihin niya kung gusto niyo ipalinis yung room niyo. So ako, kinilig ko yung do not disturb parang nakalagay doon sa labas na walang kakatok, walang istorbo sa akin. Tapos ito yung remote ng aircon. Set temperature 18 degrees Celsius. Tapos room temperature ko is 22 degrees Celsius. Tapos ito, meron sila ditong ano eh, mga switch na ng ilaw na hindi ko maintindihan, pero guys, baliktad, diba dapat kapag kami ganito, yan yung on, pero hindi ganun sa kanila, yung baliktad, ayan o, naka-on na naman. And dito, isasalubong agad sa atin ang kanilang comfort room, I mean, comfort room ng hotel room ko. Ayan, ang aking comfort room! Ayan ang aking comfort room. And guys, sige nyo, meron ditong salamin, ayan, rule, biglang nag-zoom, diba? Kalinis guys ha, kalinis oh, wala kayong makikita, alikabok. Ang linaw, high definition. And meron ditong shavers only. Shavers only? Okay. Init ng singaw. Siyempre, blower yan eh. And ayan guys, meron sila ditong dalawang towel and isang towel na ganyan. At meron ditong telepon. Hello? Telepon? Parang hindi naman gumagana yung telepon nila. So ayan. And dito meron ditong dalawang baso at meron silang pa-soap. Na yan guys, nakikita nyo. Ano kaya laman nito? Feeling kayo mga comb.
Sabi na, may comb. Pagka guys, ganyan kasi kinukuha ko yung comb kasi mahilig ako sa supply. So, meron din dito sink. First time ko palang itatry kung merong mainit. So, lagay natin ganyan kasi usually mainit yan, diba? Tapos ito, malamig. Try natin. Ay, mainit guys! Promise, mainit! Aray, mainit! So, palamigin natin. Ayan, lumalamig. So, effective ang kanilang hot and cold. And dito naman is check natin kung meron tissue. Ayan, may tissue. Tapos may lalagyan na ng maraming damit. And ito ang kanilang bowl. And guys, yun nga lang, wala ditong bidet. Which is, ito naman lagi ang aking nahanap. And dito sa likod, meron dito sabitan. Kapag isasara niyo pinto, ay may magnet dyan. And guys, ito yung mismo shower area. Na meron siyang 2-in-1 na, hindi ko alam kung ano to. Push natin. Oh, ayan. 2-in-1 siguro to ng shampoo and body soap. At tingnan nyo, maganda dito kasi meron lalagyanan ng mga shampoo, conditioner, ganyan, and shower. Ayan, makikita nyo, may ganyan. At ito ang kanilang babasagin na salamin na tumatagos dun sa kabila. Pero syempre, hindi siya transparent. And ayan yung shower nasa taas. Ayan, meron dyan yung floor mat. Tapos ito, yung para hindi ka madudulas pag magsha-shower. Yun lang naman dito, guys. And ayan, meron pala dyan trash can. And tara na dito sa ating saktong room. Dito guys ay mayroon dalawang unang dito na extra. Tapos may duvet. Tapos ayan, mayroon mga tawag dito, mga hanger. Paano kaya iilaw yun? Feeling ko pundido eh, black doon oh. Pero di naman natin gagamitin yan. No, di natin gagamitin yan. Yan. Tapos dito guys, ayan, ang sasalubong dito sa atin is mayroon dito nga tawag dyan figurine ba tawag dito na isda. Tapos ito meron dito mini bar na meron green tea na Lipton at meron ding green tea, I mean meron namang black tea. First time ko maka-encounter ng black tea, usually puro green tea. Tapos ito may mug, ayan, may electric kettle at may tatlong pirasong mineral water. Sana dito yung ref. Para to, ay walang ref guys, walang ref oh, walang ref tong room na to. At ayun yung sinasabi ko sa inyo kanina na parang babasagin siya. O, hindi naman nakikita yung nasa loob. And meron ako dito dalawang single bed guys. Ayan, may dalawang single bed ako dito. Na ayan, makikita nyo. Dalawa yung pinili ko kasi para maluwang ka ako. Kasi iniisip ko kapag ka yung single lang na bed. Kasi nga nababasa ko dun sa mismo online na to na parang masisikip daw yung room. So pinili ko at inisip ko na pagka dalawang bed, so siguro isipin nila madaming taong ano, may, I mean dalawa yung tao, so hindi pwedeng masikip yung room. So ayan, dalawang single bed. And dito guys, meron dito nga bedside table. Actually bed middle table nga to. Kasi isa lang siya nasa gitna. May telephone, remote, tapos nakalagay please do not smoke in bed. Syempre hindi naman po ako nagyoyosi, so hindi po sa akin applicable yan. And dito mayroong malambot na headboard. So may dalawa yung ilaw na may controller doon. So, parang control lang naman yan ng ilaw. And guys, ito ang sinasabi ko na parang feeling ko nagmamatter kahit pa paano yung mga reviews na nasa online. So, parang feeling ko din kung ayan, lalapag ko dyan. So, parang feeling ko din kung i-judge ko tong hotel na to, siguro nga medyo luma siya. But, kung makikita nyo kasi, ayan o, mayroong mga nakaawang-awang na wallpaper, which is I think parang ni-renovate nila to na parang pinaganda nila. And ramdam na ramdam ka naman yung vibe na kahit papano ay safe dito at hindi siya nakakatakot. Hindi nakakatakot, pati aircon. Hindi ko alam kung naririnig nyo pero malamig yung aircon, malakas ang buga. Hindi yung parang mga luma na aircon. And dito sa bandang baba, mayroon ditong dalawang pa-chinelas. Kasi doon sa hotel ko sa Hong Kong, walang pa-ganito. So dito libre. And yun lang naman. Iniisip ko may Bible eh, pero walang Bible. Kasi usually may Bible kapag kagal sa mga table-table na ganon. And ito, meron itong TV na hindi ko naman gagamitin. At sa side na to, iyan, papakita ko sa inyo. Sa side na to, makikita nyo dito, is meron ako ditong bintana. And ayan guys, ginalaw ko na yan and i-share ko na sa inyo doon sa previous vlog. Kasi nga, diba guys, nag-book ako kasi nakalimutan ko na hindi ko alam na ang punta ko pala dito sa Hong Kong ay 3 days. And akala ko parang 4 days ako dito. Akala ko hanggang 7 nandito ako, pero hindi pala. Pero panoorin nyo lang yung previous vlog ko, yung first vlog ko dito sa Macau. Masasabi ko doon guys. And ayan, may working table na kapag binuksan nyo, is ayan. Meron ditong Chinese na book. Something like that na hindi ko maintindihan. And meron... And meron ditong upuan, ayan. Tapos dito merong menu na walang English menu.
So siguro gagamitin natin ang Google Translate natin at Google Lens para babasa yan. And ayan, service directory. Ayan, mahanan, hindi ko naman ang mababasahin. At may tissue doon. At meron doon dalawang socket na if ever na meron kayong kailangan gawin. At meron ditong upuan at ilalagyanin ng luggage para organize. And ayan, may table dito. At ito ang itsura ng mismong window. Yun yung guys, ang ganda, oh. Ang taas natin, 19th floor. Cool! And parang Hong Kong lang yung itsura niya, guys.